Ayun na nga, magandang araw sa inyo mga tol. At tayo nagbabalik sa ating Little Nightmares 2. Chapter 2, part 2 na tayo. So, medyo malapit nang matapos yung chapter na to. Siguro mga around 20 minutes lang siguro. So yun, dalawang glitching remain na lang yung hindi natin nakukuha. Tara, kunin na natin yun. Anyway, shoutout nga pala sa mga sumusuporta ng YouTube channel ko at pati na rin sa TikTok. Yun, maraming salamat sa inyo. Tara na! Okay, sa party na to, nandito agad yung panglima nating glitching remain. So, ang gagawin natin, di ba, hihilain mo to, papunta rito sa may kanan. Tapos yan, yung pintuan na yan, papasok tayo dyan. So, yung pinakadaan talaga para mag-progress sa part na to, nandito nga, ayan, sa maliit na butas dyan sa ibabaw na yan, kung saan natin ilalagay to. Pero bago tayo pumunta dyan, kunin muna natin yung collectibles, syempre. Sa mga nagtatanong, may mga nagtatanong pa rin, para pag nakompleto mo yung mga glitching remain, yung mga ganito, ayan, kung nakikita nyo. Pag nakompleto nyo lahat sila, makukuha nyo yung secret ending. So, may secret ending tong game na to. Sa mga sombrelo naman, wala namang makukuha kahit ano kapag nakompleto mo lahat ng sombrelo. Pero, ang angas pa rin, syempre. Maraming sombrelo si Mono. Nga pala, may isang sombrelo tayong hindi makukuha kasi makukuha lang yun sa DLC. Hindi worth it bilhin para sa akin yung DLC kasi saglit lang eh. Sobrang saglit lang. So, anyway, dito, papatay tayo ng apat na bully. Gamit yung sandok na yun na nasa lapag. So, unahin natin yan, yung makikita natin. Kunin natin to agad. Hampas natin sa kanya. Tapos sa bandang likod natin, pasugod. Sa bandang kanan ulit. At meron ulit na ibabagsak na isa. Ayan, pang-apat. Ayun, safe. Yung pang-apat na bully, kukunin natin yung ulo niya. Hindi to sombrelo, guys, ah. Pero husang kukunin niya ni Mono para i-disguise yung sarili niya. Kasi sa susunod na party ng room na to, sobrang daming bully. At kapag hindi siya nagsuot na ito, ayan, syempre, alam niyo naman mangyayari. Patayin tayo ng mga yan. Uy, tinulak ako. Grabe naman yan. Eh, huwag niyo masyado silang dikitan. Pwede nila kayong itulak. Pwede kayong bumagsak, mabasag yung, ayan, yung maskara natin. Or yung ulo ng bully na pinatay natin. So dito, bilisan mo lang kasi ibabagsak niya sa'yo yung pot na yun. Pwede kang tamaan, pwede kang madeds. So dito, sprint lang. Ayan, hold lang natin yung sprint. Nananakbo siya rito guys, syempre. Pero huwag yung sobrang takbo. Mahalata siya. Kaya pag in-sprint mo, ganyan lang yung bilis na ginagawa niya. Okay, pagkapasok natin sa room na to, mababasag na tong maskara at okay na rin, safe na rin, hindi na rin susunod yung mga kalaban, banda rito. Tapos yun, platforming na ulit. Ngayon naman yung laro na to, platforming. Ayan, sa mga ganito, mga obstacle. Dito. Ayan, dyan tayo papunta sa may lubid na yan kung nakikita nyo. Talon tayo dito. Kapit, yun. Kaya't onte. Dito. Nung una ko nilaro ito, ilang beses ako nalaglag dito. Ewan ko ba. Tapos ito, swing lang natin. Then talon dito. Tapos dito banda guys, kailangan mong ibagsak tong bote na to. And may lamang brain, may lamang utak sa loob. Kasi gagamitin natin yon para sa pintuan. Ayun lang talaga yung pinunta natin bakit tayo umakit dito sa taas. Yung utak na yun. Yan, ito yung easy way para makababa. Ayan, tapos ayan, nakita nyo, yun yung utak. Tapos, ang gagawin natin, babato dyan sa may button. Button. Sa may pindutan, ayan. And it's the next room, nandiyan na naman si ma'am. Tago ulit muna. Hintayin natin siya pumunta pa kanan. Punta tayo dun sa may gitnang cabinet, sa ilalim nun. And sa oras na tumalikod siya, sundan mo lang, tapos punta tayo sa may cabinet. Dapat nakayuko ka lang ha. Huwag kang mananakpo, huwag kang tatayo. Maririnig ka niya.
sasakmalin niyo tayo gamit ang kanyang bibig at ang mahabang leeg. Siyan, so maya-maya lang aalis na siya dyan. Tingin lang natin. At kapag yan, naglakan na siya, sundan na rin natin siya ulit. Yoko lang, yoko lang. Huwag kang mag-i-sprint. Okay, dito naman sa susunod na room na to. Akit tayo dito sa table. Table, basta dito. Kitchen table. Tapos, gamitin natin itong mga jar. Yoko lang. Tapos pag tumaligod siya, yan, pwede kang lumipat na sa kabila. Uy! Uy, muntik! Ayan, basta maglakad siya na nakatalikod sa atin, pwede ka nang mag-proceed. Tapos, talo na tayo pa kabila dito. Dahil nakatalikod pa siya eh. Dito, huwag mong ipipilit na tumalon papunta doon sa kabilang room kasi maririnig ka niya. Ang gagawin eh, hintayin natin siyang umalis sa side na to. At papunta siya doon sa left. Ayan, tulad niyan. Tayin lang natin. Pupunta yan sa may left. Ayan, sa oras na gawin niya yan, pwede ka nang mag-proceed dito. Kasi kapag nandun siya, naririnig ka pa niya. Maririnig ka pa niya dun eh. Pag nandun siya sa bandang right ng kwarto na yan. Uy, yun na ba yan? Nami-misclick ko pa. Siya, nakita tayo dito. Malapit na tayo kay 6, guys. Malapit na natin siyang iligtas. At kung may mga naririnig kayong manok sa background ko, pasensya na. Umaga kasi ngayon. Galing ako palengke na malengke pa kami. Okay, dito, pulutin mo yung martilyo. Huwag mo nga hampasin yung nagsusulat. Takbo ka pa, likod. Yan. Kasi tatamaan siya ng trap na yan. Tapos ito naman yung hahampasin mo. Meron pa ulit isa. Okay, grabe, headshot. Tapos dito ulit, sprint. May biglang babagsak sa likod. Tama ba? Ay, dito muna sa harap pala, okay. Tapos sa likod. Shit, kala ko sa likod yung una. Tatalikod pa naman ako. Mahuhuli ako nung nasa harap eh. Okay, pangalawang locker, may lalabas. Tama ba? Yun, tama nga. Yun. Tapos ayan, yung nakatago na yan. Ampas. At magaling ka tumiming dito. Manda rito, may trap. Kaya huwag ka dyan sa harapan ng pintuan na yan. Dito ka lang. Kasi tatamakan ka nun. Okay. Lapit na tayo. Ayan, nandiyan na si 6. Need mo nalang martilyuhin tong dalawang to. Isa. Dalawa. Tapos gagamitin mo tong martilyo na to dito sa plank. At ayun na, nailigtas na natin si 6. Ang ating friend. Okay ka lang ba to, Al? Ang cute ng background music. Cutie nyo naman. Yun, pwede na ulit mag-holding hands. Tayo dito. Uy, wait, mamaya. Mamaya natin siya i-holding hands. Mamaya na landian. Takbo muna tayo dito. Alis muna tayo sa lugar na to. Okay, dito. Ito, holding hands, pwede na. Ay, bawal pa. Mamaya na daw. Mamaya na daw landian. Ayun, bawal talaga. Bawal pag ganito. So, mamaya na lang siguro. Okay, banda rito naman. Ito, holding hands. Hey! Nga pala, kung gusto mo ng trophy, achievement, akit ka rito sa piano, tapos takbo ka lang kaliwa hanggang kanan, paulit-ulit, hanggang mag-pop up yung trophy mo. After naman nun, itong crank na to, iaangat mo yung piano, totodo mo hanggang bumagsak yung piano. Tapos ayan, pag bumagsak na, akit kayong dalawa ni 6. Uy, magsak pa ako. Tatalon-talonan nyo to. Ayan, tulad ng ginagawa ni 6 na yan. Tulungan mo siya. Ayan. Hanggang sa bumagsak.
chapter dito, kailan natin kunin yung susi. So, dito natin banda makukuha. Ibubus tayo ni 6 dito. Yun. Ayan. Tapos may isang bully dyan. Huwag mo muna siyang sugurin. Aba muna tayo. Tapos hintayin natin ilure siya ni 6. Gagamitin ni 6 yung piano. Ayan. Aakit si 6 sa piano. Sa oras na umakit siya, susugurin siya ng bully doon. Pero dahil nga may harang, eh, hindi niya maabot si 6. Kaya kukunin muna agad tong pipe. Kunin natin tong pipe. Then hampas natin sa kanya. Then nandito yung susi. Kunin na natin. Yun, safe. Ganun lang. So dito naman, tutulungan na tayo ni 6 iangat tong pinto or yung gate na to. Ayan. So makaka-proceed na tayo sa susunod na room. Sobrang daming puzzle sa game na to. Pero yun, kung sinusundan nyo tong gameplay ko, magagawa nyo ng ayos. Tsaka makukuha nyo rin yung mga achievements yan kung ano, nanonood kayo dito. Ito naman, yoko tayo. Yoko lang kasi pag natayo tayo, maaano tayo yan. Mahahabol. Pero hindi mo na siya need paluin kasi tignan nyo yung gagawin ni 6. Sinunggaban ba naman? Gigil na gigil siya eh. Paano? Kinidnap siya ng mga yan. Uy, tama na yan. Lika na. Tama na yan. Lika na. I'm a holding hands. Ayun. Lika na. Kulit-kulit mo naman. Gigil na gigil ka eh. Tama na. Awat na. Awat na. Tahan na. Galit na galit. Grabe ginawa eh, no? Tayo, pag pinapatay natin yung mga ganan, need natin paluin. Si 6, sinakmal. Parang aso lang. Kaya pala ako naririnig yung nagpa-piano, ayun yung si teacher yon, si ma'am. Ayun yung huling part kung saan natin siya makikita. After nun, tapos na tayo sa chapter na to. Tapos yon, next video na ulit yung susunod na chapter. Ay, mali. Babagsak pala natin yung box dito. Ibubus tayo ni 6 dito. Tama? Okay. Okay, dito na yung huling room. So maraming namamatay dito pero madali lang naman to eh. Basta ang gagawin mo lang, kapag tumigil siya sa pagpapatugtog ng piano, wag na wag kang gagalaw. Yan, pero habang nagpapatugtog siya ng piano, galaw ka lang kahit manakbo ka dyan, di ka niya maririnig. Pero ayan, kapag tumigil siya sa pagpapatugtog, wag na wag kang gagalaw para hindi ka niya mahuli. Yan, tignan nyo, nag-i-sprint ako dito, di niya ako naririnig, diba? So, ang gagawin natin, gagamitin natin tong crank. Sa pagpatigil na siya magpatugtog, ititigil natin yung pag, ano rito, ikot. Oops, tigil. At ikot ulit. Ayan, so sa oras na makatawid na si 6, ito naman ang gagawin natin. Hilain lang natin to, tapos ganun lang ulit. Basta pagpatigil na yung music, hinto tayo. Ayan, kapag umihina na ganyan, tigil na. Ayan, galaw ulit. Uy, di ako nakakapit. Nabihitin pa eh. Okay, tara. Yun, huling habulan natin sa kanya dito na rin. Kasi pagtawid natin dito, pagkabukas natin ng ano ba, air vent, ayan, pagkabukas natin yan, maririnig niya tayo. Tapos yun, takbuhan na. Andyan na siya. Ayun, angas. Ang kulit ng mukha eh. Grabe namang haba ng leg yan. Parang yung sa Japanese
Japanese meat. Yung mahaba din yung leeg. Sa alam ko, nabasa ko lang online. Dito. Uy. Safe na. Yun, labas na tayo ng school. Pero hindi pa tapos yung chapter. Tsaka hindi pa natin nakukuha yung huling glitching remain. Wala na tayo dito. Isang glitching remain na lang. Holding hands muna. Mas maganda manakbo kapag magkahawak ang kamay. Angas, ito gagawin kong thumbnail. Grabe, ang galing. Ganda ng laro na to eh, no? Sa totoo lang. Pero sobrang bitin niya. Ganda, mas mahaba pa. Sana kung gagawa sila ulit ng katulad na ito. Mas mahaba. Mga 6 hours gameplay, ganun. Bago matapos. Dito, itutulak muna natin tong trash can. Basta basurahan eh. Kasi kailangan niya munang magsara. Kapag nagsara na siya ng ganyan, pwesto natin siya dito. Ayan, may daan, may makakadaan na tayo. Paakit, dun banda. Ayan, talon. Tapos sprint, talon. Uy, nabitin. Nakakainis dito. Ilang beses nabibitin. Kung si Six, ganun din ginawa. Hindi pa siya tumawid. Sprint, talon. Yung. Okay mga tol, yung last na glitching remain, nandito lang. Dito, banda, ayan. Ayan siya. 6 out of 6 glitching remain para sa chapter 2. Ayan, nakuha na natin lahat ng hat. At glitching remain para sa chapter na ito. So, kailan na lang natin mag-proceed sa susunod na chapter. Pero bago yun, ayan, ito na yung signature na damit ni 6. Ang kanyang yellow raincoat. Ito mo talaga malalaman na prequel yung laro eh. Kasi syempre dito mo ma-realize na so dito nyo nakuha yung damit. Ibig sabihin dun sa 1, ayun yung sumunod na game after neto, di ba? Abala guys, wala ka nang makukuhang kahit ano rito. Wala nang hats, wala nang glitching remain. Okay na sa lugar na to ah. Kailangan lang natin magpunta sa susunod na chapter. Medyo malapit na rin. So, ibubust tayo ni 6 dito. Tatoy tayo sa kabila. Kailangan natin itulak yung plank na yun para makadaan siya. Yun. Ayan, goods. Let's go. Ayan, so pagkapasok natin sa bintana na yan, tapos na yung chapter 2. Magbablock na yung screen. Ayan, basta mag natatapos yung chapter, nagbablock yung screen eh. Anyway guys, dito ay nai-end yung video. Ayan, maraming salamat sa suporta nyo. At sana maligaya ang inyong bagong taon. Sama-sama ulit tayo next year. Walang iwanan mga tol. At see you sa susunod na video.
Bye-bye.